Bago po tayo magsimula, lahat po ng mga magko-comment sa kwentong ito ay isa shoutout ko. Paki-like na rin po sana dahil malaking bagay po sa akin yan. Yan lamang po. Tara, magkwentuhan na tayo. Magandang araw sa lahat at sa ating butihing narrator na si Sir Dan. Tawagin na lamang po ninyo akong Kenneth, kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Marilao, Bulacan. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking karanasan patungkol sa isang kababalaghang magpasa hanggang ngayon ay hinding-hindi ko makakalimutan. Taong 1993, nang maranasan ko ito at ng mga panahong ito, ay umuwi kami ng aking asawa sa lugar ng aking binan na walang iba kundi sa probinsya ng Antique. Nagkakilala kami ng asawa ko sa Maynila at naging magkasintahan, hindi kalaunan, naging mag-asawa. Noon ngang nagbuntis na yung asawa ko, napagpasyahan naming umuwi sa probinsya nila sa Antique para doon na lamang magsimula ng panibagong buhay. Nataon kasing natanggal ako sa trabaho noon. Mabuti na lamang at kahit papaano ay meron akong naitabi na pera. Kaya't noong umuwi kami sa probinsya, nakapagpatayo kami ng bahay. Na simple lang at kahit papano ay nakapagpatayo rin kami ng maliit na tindahan at munting karinderya. Nasa bungad kasi ng baryo yung bahay namin. Kaya't sinamantala na namin ng asawa kong magnegosyo ng karinderya. Habang may konting sari-sari store din kami. Naging maayos naman po yung negosyo naming yon dahil sa kahit papano ay kumikita naman kami. Dumating yung araw ng Linggo. Marami kaming customer noon ng araw na iyon. Dahil sa maraming nagsisimbang mga taga-Karatig Purok yung kumakain sa karinderya namin. Kung hindi nyo po kasi naitatanong Sir Dan, bukod sa nasa bungad kami ng baryo, malapit lamang kami sa paradahan ng mga tricycle at habal-habal. Tapos mga ilang metro lamang yung layo ng simbahan. Kaya naman kapag araw ng Linggo ay maraming kumakain sa karinderya. Habang inayos ko nga yung mga upuan ay may natanaw akong matandang babaeng naglalakad papalapit sa karinderya. Nakasuot ito ng kulay itim na bestida at itim rin na balabal sa ulo. Sa hindi malamang dahilan, habang nakatanaw ako sa matanda, nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Yun bang pakiwari ko ay may panganib na nakaamba? Kaya naman napasambit pa ako sa sariling, nakakatakot naman pagmasdan yung matandang ito. Saan ba siya nang galing? Sa simbahan ba? Tanong ko pa nga po noon sa sarili ko. Napailing na lamang ako noon at ipinagpatuloy ko na lamang yung ginagawang pag-aayos ng mga upuan. Nang makalapit na yung matanda ay nakangiting lumapit yung asawa ko rito at nagtanong kung kakain ba ito. Napansin kong sandali siyang tinitigan ng matanda, partikular na sa tiyan niyang maumbok ng mga sandaling yon. Ale, kakain ho ba kayo? May mga naluto na po kaming pagkain. Mamili lang po kayo. Muling sabi pa ng asawa ko sa matanda. Tumingin naman yung matanda sa asawa ko. At kakaiba yung iting binitawan sabay nagwika ng, "Hindi ako kakain dito iha, pero bibili ako ng ulam." Dahil malayo pa lang ako, may naamoy na akong napakabango. Nakangisi pa po nitong wika, sabay tinitigan yung tiyan ng asawa ko. At akmang hahawakan na sana ito ng matanda. Pero bago pa man mahipo nito yung tiyan ng asawa ko, mabilis na pong nahatak ni Aling Lourdes yung asawa ko at siya na nga po yung humarap sa matanda. Nga pala, si Aling Lourdes, kusinera po namin ito. Kapitbahay lang namin siya at dahil sa masarap po siyang magluto ng iba't ibang mga putahing ulam, kung kaya't napagpasyahan po naming mag-asawa, na siya na lamang yung aming kunin na kusinera.
Agad na ipinesto ni Aling Lourdes yung asawa ko sa likurang bahagi niya. Kaya't imbis na sa tiyan ng asawa ko dadapo yung kamay ng matanda, ay sa tiyan ni Aling Lourdes yon, dumapo. Nakita kong kagad na tinapik ni Aling Lourdes nang makatatlong beses yung matanda na siyang ikinabigla ko. Dahil sa walang ano-ano, ay bigla na lamang nanlisik yung mga mata ng matanda at para itong nagalit sa ginagawa ni Aling Lourdes. Ale, bibili ka ba? Mamili ka na at marami pa kaming gagawin. Kung ano man ang binabalak mo kay Aileen, sinasabi ko sa'yo tanda. Subukan mo lamang at makikita mo yung hinahanap mo. Narinig ko pang wika ni Aling Lourdes at kahit na nakatalikod siya mula sa kinatatayuan ko, ramdam kong nagagalit rin po ito at may pagbabanta sa boses ng matandang kusinera namin. Napahinga na lamang ako ng maluwag nang ituro ng matanda ang putahing kanyang bibilhin. Aling Lourdes, ako na lang po yung magsasandok. Wika pa ng asawa ko noon. Pero agarang tumanggi yung kusinera namin at nagsabing siya na raw yung bahalang mag-asikaso sa matanda. Hindi ko nga rin alam po noon kung bakit eh. Sige na, iha. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Ako na yung mag-asikaso rito. Wika pa po ni Aling Lourdes. Napatango na lamang yung asawa ko at bumalik na rin siya sa kanyang ginagawa. Napangiti na lamang ako dahil sa naging reaksyon ng kusinera namin. Naisip ko na rin noon na baka kaalita ni Aling Lourdes yung matanda. Kaya gano'n na lamang siya kung umasta. Matapos balutin ng kusinera namin yung ulam na bibili ng matanda, kagad niya po yung inabot at pagkatapos ay umalis na rin po yon. Kagad namang bumalik sa kusina si Aling Lourdes at hindi na muling lumabas pa hanggang sa sumapit yung hapon. Nung magsasara na kami ng karinderya, binilinan kami ni Aling Lourdes na mag-iingat palagi dahil marami umanong mga masasamang nilalang yung nananamantala. Hindi ko alam kung ano yung kanyang ibig sabihin noon. Subalit dahil sa pagod na nararamdaman, ay binaliwala ko na lamang yung paalalang yon ni Aling Lourdes. Kinagabihan ay bigla na lamang nilagnat yung asawa ko, kaya't magdamag akong hindi nakatulog ng maayos noon. Taas baba kasi yung kanyang lagnat at may pagkakataon pang parang kinukumbulsyon siya. Kaya ang ginawa ko, panay yung pagpupunas ko sa kanyang noo para bumaba yung kanyang lagnat. Noong sumapit na nga yung hating gabi, hindi ko na napigilan yung sarili ko noon. Dahil sa umiiyak na yung asawa ko at namimilipit na sa sakit ng kanyang tiyan. Lumabas ako ng bahay at kagad na tinawag ko yung binan ko. Nasa katabing bahay lang kasi namin yung mga ito. Kaya't isang sigaw ko lamang ay maririnig na nila. Nung nasa bakura na nga ako ng bahay, tinawag ko yung binan ko na babae at agara naman po itong sumagot. Maya-maya pa ay lumabas ng pintuan yung aking binan at lumapit sa akin. Tinanong niya ako kung bakit raw sila tinatawag. May problema ba raw kaming mag-asawa? Sabi ko naman noon, eh kasi nay, si Aileen po. Simula kanina, hindi pa po bumababa yung kanyang lagnat. Tsaka nagre-reklamo po siyang masakit na masakit yung kanyang tiyan. Wika ko pa nga po noon sa pagpapaliwanag. Dahil hindi ko na talaga alam yung aking gagawin. Agad namang naglakad papasok sa loob ng bahay namin, yung binan ko, at tinignan yung anak niyang namimilipit pa rin sa sakit. Nako, wala pa naman yung tatay mo ngayon anak. Siya sana yung utusan kong pumunta sa manggagamot na si Mang Cesar. Wika pa nga ng binan ko at kinuha yung langis na nasa tabi ng asawa ko at pinahira ng marahan
Yung siya ni Eileen. Ano bang nangyari sa'yo? At bakit bigla ka nalang nilagnat? Maayos ka naman kanina pag uwi ninyo ng asawa mo ah. Tanong pa nga noon ng aking binan. Na talagang ng mga sandaling yon ay nag-aalala. Nay, ako na po yung pupunta sa bahay ni Mang Cesar. Hindi po ba't nakatira siya sa may dulo ng baryo? Tanong ko pa nga po noon. At tumango naman yung binan ko. At sinabi nitong, "Sige iho, mas maigi pa nga. Magpasama ka na lang kay Otoy. Sandali at gigisingin ko siya para may kasama kang pumunta sa bahay ng manggagamot." Anya pa at agara nang lumabas ng bahay at pumunta sa kanila para gisingin yung kanyang apong 10 taong gulang na si Otoy. Ilang minuto pa yung nakaraan, bumalik na rin po siya kasama yung batang nagkakamot pa ng mukha na halatang inaantok pa sana. Dala ang itak na nakasukbit sa bewang ko. At meron din akong pamalo para sa mga asong haharang sa amin sa daanan. Ay umalis na nga kami ni Otoy. Hindi na ako nagdala pa ng pang-ilaw dahil kabilugan naman ang buwan at maliwanag yung buong paligid. Ilang sandali pa yung lumipas habang naglalakad kami ni Otoy sa gilid ng daanan. Nakaramdam ako ng kilabot sa aking buong katawan at hindi ko naiwasang magtayuan yung aking mga balahibo. Bigla kasing humangin ng kakaiba yung buong paligid, kasabay ng galawa ng mga dahon at nagkikis-kis ang mga sanga ng puno ng kahoy. Lumalangit-ngit rin ang nag-uumpukang mga kawayan sa gilid ng daan na para bang may kung anong dumadapo roon. Bigla ko tuloy naalala ang kwento ng aking ina noong maranasan niyang habulin ng aswang habang siya'y naglalakad mag-isa. Kaya tinawakan ko nga yung kamay ni Otoy dahil sa kung ano-ano na ang pumapasok sa utak ko noon na baka meron din na aswang na nagmamasid sa amin at bigla na lamang po kami nitong dumugin o kaya naman ay harangan, kaya't hindi ko pwedeng pabayaan yung kasama kong bata. Sa tuwing binabalikan ko nga yung alaala na yon, ay natatawa na lamang ako sa sarili dahil hindi ko alam na talagang napakapraning ko palang tignan noon ng mga sandaling yon. Mabuti na lamang talaga at bata yung kasama ko noon dahil wala itong kamalay-malay sa mga katatakutang naiisip ko. Sa patuloy na paglalakad namin ni Otoy, nagulat ako nang makarinig ng isang sigaw. Sigaw ng isang lalaki. Siguro nanggaling lamang yon sa unahan ng aming nilalakaran. Hawak-hawak yung braso ni Otoy, ay nagmadali na kaming maglakad at hinanap yung sigaw na aming naririnig. "Toy, dalhan mo nang tumakbo. At baka kailangan ng tulong ng lalaking ating naririnig." Wika ko pa nga noon kay Otoy at kumaripas na kami ng takbo papunta sa lalaking sumisigaw at humihingi ng saklolo. Maya-maya pa, nakita kong hinahabol ng isang nilalang na mabalahibo ang isang lalaking merong bitbit na kahoy na sa tingin ko yun po yung ginagawa niyang panghampas sa nilalang na iyon. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Sigaw pa ng lalaki at mabilis nang kumakaripas ng takbo papalapit sa amin. Litong-lito ako noon dahil nga nagmamadali na rin sana kami at ganito pa yung nangyari. Nang makalapit na nga yung lalaki, ramdam ko yung pangangatog ng kanyang katawan at nakita ko po noon na meron siyang mga galos sa kanyang braso at mukha dahil meron daw dumumog sa kanya pero nakatakas daw siya sa nilalang na iyon. Naawa naman ako sa kalagayan ng lalaki dahil sa napansin ko na hinihingal na po ito sa kanyang kakatakbo. "Aswang, dinumog ako at hinabol ng aswang.
Mangiyak-ngiyak pa po nitong sabi. At tinuro yung nilalang na may mabalahibong mukha sa hindi kalayuan. At nang makita ko ngayon yung aswang na kanyang sinasabi, hindi ko napigilang mapalunok ng laway. Dahil sa kitang-kita ko yung mapupulang mga matang nagbabaga. Mahaba rin yung kuko na animoy ilang buwan ang hindi ginupit. At walang tigil sa pag-agos yung laway sa kanyang bibig, papunta sa kanyang dibdib. Parang nasaan yung tao pa rin po ito. Pero nakadapa po ito sa lupa na animoy isang hayop. Hindi nga po ako nagkamali sa duda ko noon. Dahil kahit na nanlilimahid po ito sa langis, nakilala ko po yung bistidang kanyang suot na siyang umagaw sa aking atensyon kanina habang nag-aayos ako ng mga upuan. Ano ba kasi yung ginagawa mo sa liblib na lugar sa ganitong oras? Tanong ko pa nga po noon sa lalaki na sa tingin ko ay mas bata pa sa akin ng ilang taon. Habang hindi inaalis yung pagtitig sa nilalang na kasalukuyang nakaupo sa lupa na parang isang aso. Sinabi naman po ng lalaki na galing umano siya sa bahay ng kanyang nililigawan at pauwi na raw siya nang bigla siyang harangan ng aswang at walang pag-alinlangan na dinumog. Maya-maya pa ay bigla pong gumalaw yung nilalang at nang makita kong akmang dadambahan na po kami ng aswang, sinabihan ko po si Otoy na humawak sa kamay ng lalaki at wag lalayo rito kahit anong mangyari. Tapos ay dali-dali po akong tumakbo papasalubong sa aswang na yon at walang pag-alinlangan ko pong hinugot yung aking itak na nakasukbit sa bewang ko at tinusok yon sa lupa. Sabay tinaga ko yung dibdib ng aswang na yon na mukhang hindi niya inaasahan na manlalaban ako rito. At nung nataga ko nga po yung nilalang, laking gulat ko po noon na bigla po yung nagpalit ng anyo sa isang may kalakihang aso at nakakapangilabot po yung pagmasdan. Umaangil ng nakakatakot yung aswang at napapatras po ito dahil sa halatang hindi po nito napaghandaan yung ginawa kong pagtaga sa kanyang dibdib ng aking daladalang itak. Hindi ako takot sa iyo, aswang ka. Nagmamadali kaming pumunta sa bahay ng magagamot dahil merong sakit yung asawa ko ngayon. Kaya't wag mo kaming pigilan. Pasigaw ko pang uwi ka. Habang napapansin ko na bahagya na rin pong nanghihina yung aswang na iyon. Nung muli ko pong sinubukang lapitan ito at tagain, mabilis na po yung tumakbo palayo habang walang humpay po yung pag-angil. Naririnig po namin yon hanggang sa unti-unti na po yung nawala, na parang nakalayo na nga po sa aming kinatatayuan. Nung matahimik na nga po yung buong paligid, ay nagpatuloy na po kami sa pagpunta sa bahay ng manggagamot. Habang yung lalaki naman po na yon ay laking pasalamat sa tulong namin sa kanya. Pagkabalik po namin sa bahay, kasama na yung manggagamot. Nagulat pa nga po yung binan ko nang malaman niya ang mga nangyari, kaya raw pala natagalan kami. Wika pa niya, mabuti na lamang at meron akong dalang itak. Dahil kung wala ay baka napahamak na umano kami. Sinabi ko naman sa kanya na simula pagkabata ko pa ay nakakarinig na rin ako ng mga kwento-kwento patungkol sa aswang. Dahil mismo yung aking ina ay nakaranas rin po. Kaya kahit papano, ay alam ko rin yung gagawin. Matapos ngang gamutin ng manggagamot yung asawa ko, ay nag-uwi ka ito na namarkahan raw yung asawa ko ng aswang sa pamamagitan ng palipadhangin. Pero sa hindi malamang dahilan, ay nagawa na rin daw niyang burahin yung marka ng aswang. Kaya't hindi na raw siya nahirapan pang gamutin ito. Ikwinento ka naman sa kanya na ang aswang na nakasagupa namin kanina lamang ay parang yung parehong matanda na bumili sa karinderya namin. Napasambit naman po noon yung manggagamot at nagwika na
Baka nang hina na raw yung aswang o kundi kaya ay namatay dahil sa mga nangyari. Kaya parang napakadali lamang daw sa kanya na gamutin yung asawa ko. Yun po yung sabi ng albularyo noon. At kinabukasan nga po, Sir Dan, nalaman ko mula kay Aling Lourdes na yung matandang bumili pala ng ulam sa karindire namin ay bantog na aswang sa karatig lugar. Simula nga po nang mangyari yun sa asawa ko, hindi na po ito humaharap sa mga customer. Sali pa'y nagkakahera na lamang po siya at kumuha na lamang kami ng servidora. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Kung ano man po yung nangyari doon sa matanda ay hindi na po namin nalaman pa. Maraming salamat po at paalam. Shoutout nga po pala sa mga taong ito. Kay Arlene Besa, Rosendi, Adelaila Blackman, Vera Clamiano, Jane Espera, Mimi Q, Judith Nemeth, Michelle Guevara, Margaret Ancheta, Julius Rasmo, Candelaria Irisma, Teresita Santos, Hayrin Led, Vincent Romarate, Teresita Debora, Lea Jade Kawaling Tihada, Hazel Piesta, Jopet Borse, Mark Ian Alam, Christian Mejia, Maribel Ceron, Roland Valdelovar, Rose Kim, Dudes Tarepe, Saira Dayakat, Elmar Baldado, Marcelina Jore, Ledo Amancio, Nessa Alemania, Georgie Ann Fraico, Roslyn Mondragon, Jordan Malagante, George Ares Gado, Ronaldo Cabansag, Jessel May Libuon, Laisi Sofia Peñones, Yanni Lee, Aisel Gumban, Mary Asilar, Gangster Marie, Rans Yanan, Louis Borja, Nikki Jamjam, Maymay Mission, Nicolas Baho, Rahima Sulaiman, Liz Liman, Julius Miguel, Vincent Colobong, Jan Riniel Sakate, Raul Basbanyo, Jericho Carl, kay Ines, kay Ping Robles, Justin Hari, Brizzy Delio, Ren Simbahan, Tess Lasso, Matamis Mahaba Masarap, Joe Mark Bosque, Neil Panis, Maria Marie, Erwin Palma, Eletea Pascual, Toti Revicente, Michelle Guevara, Randy Basansila, Liton Historillo, Rica Jane Bachar, Marb Stevie, May Buenardita Bruca, JM Habilio, Jenny Maluwig, Chepantilla, Mr. Cools, kay Rexian, Crystaling, Lady Warrior, Resi Madrid, Ramon Adlawan, Juan Lester at kay Luz Bagsik.